May pinsan ako, si Kuya Mek. Kala siyang bata. Pagkakatanda ko, 10 taon ako noon at 13 taon siya nung nangyari itong ikukwento ko. Umaga noon, nanonood ako ng Sesame Street. Katabi ko si Brian, kasing edad ko rin na kapitbahay ko. Nang mula sa loob ng kwarto, lumabas si Tita Abe. Siya ang nag-aalaga sa amin noong mga time na yon dahil ang mga magulang namin ni Kuya Mek ay may kanya-kanyang mga trabaho. Si Tita Abe, kakapanganak pa lang nun sa panganay niya. Tinawag niya si Kuya, nagpapabili ng yelo. Si Kuya Mek naman, nakikipaglaro ng text nun. Tanda ko, medyo asar siya nang tinawag siya ni Tita kasi paubos na yung text ng kalaro niya sana. Naudlo tuloy. Wala naman siyang magawa kundi sumunod kay Tita Abe. Ayaw rin kasi naming pasigawin siya ng matagal. Isa pa, nasa malapit lang si Lolo. Nagtatanim ng kamuting kahoy. Hindi kami takot kay Tita Abe. Pero kay Lolo, takot na takot kami. Grabe kasi yun mamalo sa puwet kapag hindi kami sumusunod. Paglapit ni Kuya Mek, binigyan ni Tita ng 50 sentimo si Kuya. Inuutosan bumili ng yelo na agad naman sinunod ni Kuya. Tapos sinabi ni Tita na isama daw ako para makabalik agad. Kasi nga, kilala niya ang pamangkin niya na gala at matagal kapag inuutosan. Sumama naman ako at inisa-isa namin ang mga tindahang malapit na alam naming nagbebenta ng yelo. Tag-init nun eh, buwan ng Mayo. Tandang-tanda ko kasi buwan ng Mayo, ako pinanganak. Marahil, dahil na rin mainit ang panahon, nagkaubusan na ng yelo, kaya kung saan-saan kami napadpad. Ang maliit naming barangay nun ay may katabing dinedevelop na subdivision. Alam ko, dating masukal na gubat yun eh, at kasuyan rin ang Bukana. Kasuyan kung tawagin kasi maraming puno ng kasoy roon dati. Yung pinakahuling tindahan na napuntahan namin malapit doon sa dating kasuyan ay walang tindang yelo, wala silang rep. Ang tinda lang nila, sitserya lang tsaka mga dilata. Pabalik na kami ni Kuya Mek nang may sumitsit sa amin. Sabay kaming napalingon at tinignan kung sino yung tumawag. Mula sa mga buhangin at hollow blocks na nakasalansan, 10 metro rin ang layo mula sa kinatatayuan namin. May nakita kaming 2 bata, parehas na lalaki. Tinatawag kami. Yung isa, sinenyasan si Kuya Mek. Tapos pinakita yung 1 dangkal niya ng mga text. Si Kuya Mek naman, lumapit. Napasunod rin ako. Nung makalapit kami, napakunot noo ako kasi yung mata ng 2 bata, walang puti, purong itim lang. Nung hinata ko yung damit ni Kuya Mek, hindi niya ako inintindi. Parang hindi niya napapansin yung nakikita ko. Walang suot niya tsinelas yung 2 bata, tapos naka-t-shirt at short na parehas yung 2. Tingin ko nga, kasing edad lang ni Kuya yung 2 kasi magkakasing tangkat lang naman silang 3. Yung atensyon ni Kuya natuon sa text na hawak ng 1 bata. Maging ako, napatitig rin doon. Malutong yung mga text at bago pa. Puro Street Fighters at Dragon Ball. Puti ang bawat gilid at halatang hindi pa nagagalaw. Hindi katulad sa text ni Kuya Mek na napakalambot na sa sobrang luma at kulay lupa na ang bawat gilid. Natural, umandar ang pagiging bata ni Kuya at ninais na matalo ang mga text na hawak ng bata. Kaya hindi niya ako pinapansin sa bawat paghata ko sa mga damit niya. Nung inumpisahang ipitik ng 1 bata yung mga text, tinanong ng isa si Kuya kung anong pangalan niya. Sumagot naman agad si Kuya, sinabi ang pangalan niya. Tapos sunod na tinanong kung 1 taon na siya. Tapos kung anong pangalan ng mama at papa niya at kung saan kami nakatira.
habang umiikot sa ere yung mga text na minamasdan ni kuya. Ako, napatingin ako sa dalawang bata. Yung isa kasi, nagbabago ng damit. Unti-unting nagbabago ng kulay. Nagiging katulad sa damit na suot ni Kuya Mick. Yung isa tumingin sa akin, tapos tinanong kung anong gusto kong laruan. Umiling ako, tapos sinabi ko, bakit niya ginagaya yung damit ng pinsan ko? Nagkatinginan yung dalawang bata, tapos nalipat yung paningin ko sa mga text na umiikot lang sa ere. Hindi pumababa. Nung nilipat ko yung paningin ko sa pinsan ko, tulala naman siya na sa mga text pa rin nakatingin. Muling kinuha ng isang bata yung attention ko at nangunot ang noo ko nang makitang yung isang kasama niya kamukhang kamukha na ng pinsan ko. Yung mata na lang ang hindi pa niya nagkakaya. Tila may kung anong umihip sa bato ko at nagtaasan ng mga balahibo ko sa braso. Napaatras ako at isang malakas na hatak ang ginawa ko sa damit ni kuya. Nagulat pa ako kasi tila napakagaan niya nung hinata ko siya. Parang kalahati ng timbang niya yung nawala. Hindi ko alam kung ano yung pumasok sa mga isip ko ng mga oras na yon at pinili kong tumakbo. Hatak-hatak ang kuya kong napakagaan na lang. Habang tumatakbo ako nun, tila dumidilim ang paligid. Akala ko nga uulan, pero mula sa langit, pagtingala ko, yung tirik na araw, nagiging kulay kahel, tapos unti-unti nang lumulubog. Lalo kong binilisan yung pagtakbo, hata ko pa rin si kuya. Nung malapit na kami sa bahay namin, biglang bumigat si kuya. Muntik pa akong matalisod sa biglang pagtigil ko. Nakita ko sa malapit si Tita Abe. Nung makita niya kami, tumakbo siya palapit sa amin. Inisa-isa kaming sinipat. Si Kuya Mick, parang kakagising lang. Parang naalimpungatan ang itsura niya. Ako naman, panay ang hingal ko. Halos manuyo ang lalamunan sa ginawang mahabang pagtakbo. Tapos, parang bigla akong nanglata. Napasalampak na lang ako nun sa lupa. Nanginginig yung mga binti ko. Sakto dumating si Lolo. Kinarga ako at pinasok kami sa bahay. Galit na galit si Lolo, pati si Tita. Bakit daw ang tagal namin? Saan raw ba kami nagsuot? Hindi magkamayaw si Lolo at si Tita Abe sa kakasermon sa pinsan kong parang walang naaalala sa mga nangyari. Napatingin ako sa labas ng bahay. Madilim na. Kakatapos pa lang ng palabas ni Inday Badiday na ay to ay. Nagtaka ako kasi hindi pa kami nagtatanghalian tapos gabi na. Sa galit ni Lolo, pinaluhod si Kuya sa asin. Iyak nang iyak yung pinsan ko. Wala naman ako masabi. Tila ako napipe. Gusto ko magpaliwanag pero parang tila naging tikom ang mga labi ko. Walang ano-ano, nakarinig ako ng mahinang tawanan sa labas ng bahay. Parang mga batang nakakatuwaan sa paglalaro. Gabi na at madilim, kaya nagtatakang napasilip ako sa bintana. Hindi rin kasi magkakalapit ang mga bahay noon sa lugar ni Lolo. At kapag dumilim, wala nang mga batang pakalat-kalat sa kalye. Wala rin namang kasing poste ng ilaw roon at iilan lang ang may kuryente. Doon nakita ko ang dalawang batang kausap ni Kuya Mick sa kasuyan. Yung isa, ganun pa rin yung itsura. Pero yung kasama niya, kamukhang kamukha na ni Kuya Mick. Tapos yung mata, hindi na kulay itim. Ngumisi ito sa akin at napaatras ako. Tila nang aasar pang pumasok sa aming bakuran. Ngunit hindi niya magawang tumuloy sa pintuang nakabukas. Linda, halika rito. Tawag sa akin ni Tita. Nilingon ko siya at nakita ko rin yung takot na nararamdaman ko sa mga mata niya. Habang nakatingin, sa direksyong tinitignan ko rin.
Tay, tawag ni Tita Abe. Napatingin naman ako kay Lolo na saglit rin natigilan dahil tinuro ni Tita yung mga nilalang na nasa labas. Ang kamukha ni Kuya Mick ay ngumisi. Lumabas sa mga labi nito ang dilang mahaba at matulis. Tinuturo si Kuya Mick na nakaluhod sa bilao ng asin. Gusto mong palitan sila? Subukan mo. Gigilitan ko muna ang mga leeg nyo bago nyo makuha ang mga apo ko. Mahinang banta ni Lolo. Muling bumalik sa bukana ng tarangkahan yung kamukha ni Kuya Mick. Nakangisi pa rin na nakakaloko. Yung isa naman, bigla akong tinuro. Tapos ay binigkas ang pangalan ko. Pagkatapos niyang bigkasin yung pangalan ko, humaba yung buhok niya. Kusang tumirinta sa dalawa, katulad na katulad sa akin. Yung taas niya, biglang lumiit, naging kasing laki ko. At unti-unti, hinagaya niya na rin yung damit ko. Umiling-iling ako nang ilabot sa nakikita. Nang walang ano-ano, biglang nakaamoy ako ng usok galing sa loob ng bahay. Nakita ko si Tita Abe na hawak yung isang palayok na may kalakihan. May ilang nagbabagang uling sa loob at ilang tuyong dahon. Bahagya akong naubo. Agad nilagay ni Tita Abe ang palayok sa pintuan at winisikan pa ng asin. Nakita ko pa yung pagtalsik ng asin na nasunog. Nawala sa labi ng dalawang nilalang ang pagngisi. Napalitan niya ng pag-angil. Galit na nagtakip ng mga ilong bago unti-unting lumayo sa amin at nawala na sa aming paningin. Ramdam ko ang panginginig ng mga braso ni Tita nung niyakap niya ako. Si Kuya Mick naman ay pinatayo na sa pagkakaluhod sa asin. Tinanong kung anong nangyari pa talaga kanina. Ngunit wala itong maisalaysay dahil tila wala talaga itong naaalala. Pupuntahan ko si Aling Bising bukas, nasabi ni Lolo ng gabing iyon. Habang karga ang bagong silang na anak, tinanaw ni Tita Abe ang labas ng aming bakuran. Akala ko, hindi na mauulit. Bumalik pa rin sila. Wala sa sariling nabigkas ni Tita. Kinabukasan, nag-aalmusal kami ni Kuya ng Milo at pandesal na may palaman ng matamis na bao. Nang dumating si Lolo, may dala na siyang mga gulay at ilang pinamili sa palengke. Sabay kaming napakunot ng noo ni Kuya. Umalis na pala si Lolo at hindi kami sinama. Gusto kasi naming sumasama pag bumababa sa bayan si Lolo. Masakit siya mamalo pero napakagalante nito sa pagbili sa amin ng laruan at pagkain kapag nasa bayan kami. May kasama na ito, isang matandang babae, may dalambayong. Malinis tignan yung matandang kasama ni Lolo. Maayos na nakapusod sa tuktok ng ulo ang binilog na buhok. Maaliwalas yung mukha kahit maraming kulubot. May manipis na labi na kulay pula. Nakasaya rin ito na itim at puting polong blouse. Ang mga paa ay malinis rin, maging ang mga kuko na nakasuot ng itim na sandalyas. Pasok ko kayo, Alimbising! Bati ni Tita Abe sa matandang saglit na tumigil sa pintuan. Tila may sinisipat kung saan. Ngumiti ito ng tipid nang makita si Tita bago tinuon ang mga mata sa amin ni Kuya. Iniwan ito ang sandalya sa pintuan ng bahay. Nagpaa ito. Kahit na sinasabi ni Tita Abe na isuot na yung sapin sa paa dahil malamig ang pulang semento. Kape ho o palamig, Aling Bising? Tanong ni Tita Abe. May luya ka ba riyan? Salabat na lamang sana, Abe. Hiling nito bago tinanguan si Lolo na saglit nagpaalam. Umupo sa sopang kawayan si Aling Bising. Pinagmasdan kami ni Kuya. Hindi siya ngumiti ngunit hindi rin naman siya seryoso.
Tila minamasdan lang kami. Maya-maya ay dinulutan siya ng salabat ni Tita Abe na agad naman itong kinonsumo. Tila hinintay lang kaming matapos mag-almusal. Maya-maya bumalik rin si Lolo at may dala ng ilang dahon na hindi ko alam kung ano ang pangalan, binigay kay Aling Bising. Nagbukas ng gasera si Tita Abe, tapos dumampot ng ilang pirasong dahon roon si Aling Bising, dinarang sa apoy. Tapos maya-maya, kinuyom sa mga palad, hanggang sa magkatas, bago tinabi yung sapal. May langis ba kayo riyan? Tanong nito. Agad namang kinuha ni Tita Abe yung langis sa maliit na garapon na nasa altar. Kumuha ng konti ron si Aling Bising tapos pinahid sa buong kamay. Saka tinawag ako. At ubiliman, tumayo pa rin ako sa pagkakaupo at lumapit. Pinaupo ako sa tabi niya at minasahe nito yung sentido ko hanggang buhok. Tapos ay nilagyan ng konting langis yung dibdib ko at saka yung likod. Napapapikit ako sa bawat paghagod ni Aling Bising. Tila may hatid na init at kapreskohan ang kanyang mga palad. Parang inaantok pa nga ako. Matapos gawin yon sa akin, ay kay Kuya naman siya bumaling. Nagkatinginan kami ni Kuya at parehas na nagtataka. Ngunit wala namang kaming magawa. Tinuon ko ang mata sa mukha ng manghihilot na nakatingin rin sa akin. Natulala ako nang makita kong malapitan ang mga mata niya. Hindi itim ang kulay niyon, tila kulay lupa. Ngunit nakakabato-balani ang ningning sa tuwing tumatama ang sinag ng apoy galing sa gasera at sa ilaw ng puti galing sa kisame. Parang kulay tsokolate. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatitig sa mata ni Aling Bising, na malayang ko na lang na pinapaliguan ako ni Tita Abe. Pinagbihis kami ng panglakad ni Kuya Mick, tapos ay sumama na kami kay Aling Bising. Binigyan ni Aling Bising ng 2 pirasong barya si Lolo, yung may kalabaw na nakaukit, at sinabing, "Bibilhin ko na ang 2 ito, piso 1. Bago, hinawakan kami sa bawat kamay. Muli kami nagkatinginan ni Kuya Mick. Sa isip namin, binenta kami ni Lolo na matapos makuha ang 2 piso ay agad tumalikod. Maging si Tita, hindi man lang kami sunundan ng tingin. Gusto naming magwala ni Kuya at magpalahaw sa iyak ngunit hindi namin magawa. Parang may pumipigil sa amin na umiyak. Kalmado lang kaming sumusunod kay Aling Bising. Habang pasakay na ng tricycle, nang makaupo kami, ay sumandig si Kuya kay Aling Bising, naghihikap na pumikit. Kinandong naman ako ni Aling Bising at niyakap. Tila ako hinihele nang umandal ang tricycle at bago ko pa ipikit ang mga mata, saglit ko pang nakita sa daan yung 2 batang kamukha namin ni Kuya sumusunod sa tricycle na sinasakyan namin. Nagising ako sa ingay ng telebisyong nakabukas. Naghihikab akong bumangon at nakita ko sa tabi ng papag na kinahihigaan ko si Kuya Mick. Maganang kumakain sa maliit na hapag, hotdog at mainit na kanin yung kinakain niya. Tapos may sesto na iniinom. "Kain na, Lena," wika sa akin ni Aling Bising. "Linda po yung pangalan ko, Aling Bising," magalang na wika ko sa matanda. "Lena muna ang itatawag ko sa'yo. Yun kasi ang gusto kong pangalan mo. Siya naman," turo kay Kuya Mick. "Meng. Kuya Meng muna ang itatawag mo sa kanya, ha?" Wika ni Aling Bising. Tumangutango ako. Dumulog kami sa hapagkainan. Maganang kumain. Si Aling Bising naman ay nilakasan ang volume ng TV
Eat Bulagana yung palabas. Little Miss Philippines. Gustong gusto kong pinapanood yun kasi ang gaganda ng mga gown na suot ng mga bata. Maliit lang yung bahay na kubo ni Aling Bising. Ngunit kumpleto sa gamit. May rep siya, pero sila lolo wala. Pinakuha niya ako ng sesto para sa akin, kaya nakita ko yung laman ng rep. Hindi na kami nagtanong ni Kuya Ming kung bakit kami binenta o kung bakit nasa bahay kami ni Aling Bising, lalong-lalo na kung bakit binago niya yung mga pangalan namin. Isa pa sa hindi namin maintindihan kung bakit gusto namin siya agad at parang panatag kami sa kanya. Nanood lang kami ng TV hanggang sa balyente na yung palabas. Tapos pinatay niya muna yung TV, papalamigin lang raw muna. Hindi niya kami pinatulog ng tanghali na kinatuwa namin ni Kuya Ming. Kasi sa totoo lang, ang hirap talagang matulog sa tanghali eh. Binigyan niya pa kami ng mga laruan. Ako yung Barbie na yellow yung buhok. Hindi pa ako nagkakaroon ng ganun. Si Kuya naman, mga Lego na iba-iba yung kulay. Tapos may text pa siyang binigay na bagong-bago. Kaya tuwang-tuwa si Kuya Ming. Maya-maya, nagpaalam si Aling Bising sa amin. Sabi may bibilhin lang daw sa bayan sandali. Huwag raw kaming magpapapasok ng kahit sino. At kapag may nagtanong daw ng pangalan namin, huwag raw naming sabihin. Ang isagot lang daw namin, hindi iyon ang pangalan namin. Pag may nagtanong daw. Saglit kaming nagtaka pero dahil nga may mga bago kaming laruan, hindi na lang namin yun inisip. Hanggang sa dumilim na, ngunit wala pa rin si Aling Bising. Binuksan ni Kuya Ming yung TV. Nanood kami ng Eye to Eye ni Inday Badiday. Sabi ni Aling Bising, kumuha na lang daw kami ng makakain sa rep. Dahil nga mga bata, pinagtulungan naming lantakan yung dalawang maliit na box ng curly tops. Tsak na magagalit si... Gusto kong sabihin ang pangalan ng tiyahin ko ngunit hindi ko matandaan. Ang alam ko nun, hindi ko rin mabanggit ang pangalan ni Lolo. Nag-aala lang napatingin ako kay Kuya Ming. Abala ito sa pagkain naman ng sitsirya na basta Pinoy na meron din sa bahay ni Aling Bising. Namilog yung mga mata ko kasi pagkabunot niya, nakakuha siya ng 5 pisong papel. Naagaw nun yung mga iniisip ko tungkol sa pangalan ni Tita at ni Lolo. Kasi ang tagal-tagal na namin kumakain ng ganong chichirya pero puro laruan lang yung nakukuha namin o kaya ipit sa buhok. Bihira lang itong mag-free ng pera kaya tuwang-tuwa kami. Maya-maya, nakaramdam kami ng uhaw pero walang tubig sa loob ng rep. Puro soft drinks lang, sesto at saka Yakult. Meron ba nga sa banggerahan sa ibaba? Kaya bumaba kami sa may pinakakusina ni Aling Bising. May gripo yung banga kaya agad kaming sumahod ng tubig. Naunang uminom si Kuya Ming. Tapos inabot sa akin yung babasaging baso. Ako naman yung sumunod na sumahod ng tubig. Akmang iinuman ko na yung sinahod ko na tubig. Nung napatingin ako sa pintong unti-unting bumubukas, akala ko si Aling Bising yung nasa likod ng pinto. Pero yung dalawang bata na naman, nangalisag yung mga balahibo ko kasi kamukha na nila kami. Pati yung mga mata. Tinuon ko yung paningin ko kay Kuya Ming. Natulala na rin at nakatingin na naman dun sa dalawang bata. Bata, anong pangalan mo? Tanong nung isa nakahawig ni Kuya Ming. Umiling si Kuya Ming, pero walang salitang namutawi sa labi niya. Ikaw si Mick, di ba? Tanong muli nung kamukha niya. Iling muli yung sinagot ni Kuya. Napatingin ako sa dalawang bata na nasa labas ng pinto.
Parang hindi nila kayang makapasok sa loob ng bahay. Katulad ng hindi sila makapasok sa bahay rin namin, nila tita. Muli kong napaisip, nakalimutan ko na talaga yung pangalan ni tita. Psst! Bata! Ikaw, anong pangalan mo? Agaw pansin sa akin ng isang kamukha ko. Ginaya ko si kuya, umiling din ako. Diba, Linda yung pangalan mo? Kunot noong umiling muli ako, sa bawat iling ko, napapansin kong bumabalik na sa dati yung mukha nila. Yung mga mata nila, bumabalik na sa pagiging itim. Tapos yung damit nila na katulad sa damit namin, kahapon, napapalitan na nung unang damit na suot nila nung una namin silang makita. Nagkatinginan kami Kuya Ming, lumapit siya sa akin lalo, at tila asong bahag ang buntot na nagtago sa likod ko. Bahagya akong nainis noon eh, kasi siya tong matanda, tapos nasa likod ko po nagtotoo ko. Ilang sandali pa, sabay napatingin sa isang direksyon yung dalawang nilalang, tapos napaatras sila at nagmamadaling nawala. Maya-maya, sumulpot sa pinto si Aling Bising, may dala ng supot. Tinanong niya kung ano raw meron, bakit nakatulala raw kami sa may pinto. Kinuwento ni Kuya Ming yung dahilan. Mangutango lang si Aling Bising, tapos tila bali walang nakahain na lang. Kami naman, natuon ang atensyon sa ulam na hinain ni Aling Bising, pritong manok, tapos may royal na soft drinks. Minsan lang kasi kami pinapainom nila, tita. Basta minsan lang kami pinapainom ng soft drinks, bawal daw kasi sa amin yun eh. Pagkatapos kumain, naglinis na rin kami ng katawan, tapos nanood kaming tatlo ng Okay Ka Perico. Hindi ko alam kung bakit pero parang komportableng-komportable talaga kami sa bahay at sa piling ni Aling Bising. Nung gabing iyon, naalimpungatan ako. Kinusot ko ang mata at bumangon. Si Kuya Ming, ang sarap ng tulog. Yakap pa rin niya yung isang supot ng text na binigay ni Aling Bising. Sinilip ko yung katre na kinahihigaan ni Aling Bising. Wala siya ron. Babalik na sana ako sa pagtulog. Ngunit nakaramdam ako ng panunubig kaya maingat akong bumangon. Bumaba sa bandang kusina. Narong kasi yung munting batalan. Paakyat na ako nang makarinig ako ng kalusko sa labas. Muli kong naisip na yung mga nilalang na naman siguro yung nandun. Nangalisag na naman ang mga balahibo sa braso ko. Ngunit hindi iyon sapat upang hindi ko silipin ang maliit na bintana na bahagyang nakaawang. Sa labas, tanglaw ng kulay dilaw na bombilya sa tapat ng bahay. Nakita ko ang naro na naman yung dalawang nilalang. Umaamoy-amoy sila sa hangin. Papasok na naman sa tarangkahan. Napalunok ako. Tila pagapang pa sila kapag naglalakad. Patungo sa isang poste sa loob ng bakuran. Sa poste, may nakasabit na tigdalawang koneho na kabaliktad. Hindi na pumipisik-pisik yung mga hayop, halatang patay na. Ngunit nababalutan ito ng dugo. Bahagyapan tumutulo yung malapot na likido ng dugo sa tenga ng nakabaliktad na mga koneho. Sandaling lumingali nga ang dalawang nilalang bago tag-isang sinagpang yung mga koneho. Sandaling nilinis ng mahahaba at matutulis nilang dila ang mga hayop. Nakikita ko pa na saglit silang natitigilan tuwing ngumunguya sila pero pinapatuloy pa rin naman nila yung pagkain. Bilang bata, alam kong hindi iyon mawawala sa isip ko ngunit gustuhin ko mang umalis sa kinatatayuan. Hindi ko magawa. Muntik pa akong mapatalon sa biglang paghawak ng kamay ni Aling Bising sa akin.
Pinigil kong sumigaw pero hindi ko magawang mapigilan yung impit na tili sa pagkagulat. Sabay na napatingin sa aming direksyon yung dalawang nilalang. Napalunok ako. Kasi yung kinakain nilang mga kuneho halos wala ng mga laman. Nanlilisik yung mga mata nila. Napahawak ako sa laylayan ng suot na baro ni Aling Bising. Hindi na nila kayo gagambalain. Wika ng mabait na matanda. Napatingin ako sa mukha niya. Sa nakikita ko, hindi sila titigil sa pagsunod sa inyo kahit pumunta pa kayo sa Maynila. Napalunok ako. Gusto nila kayong palitan dahil gusto nila kayong kainin. Tapos ay magpapanggap na kayo upang makain rin nila ang mga mahal nyo sa buhay. Tila umurong ang dila ko. Napatingin ako sa konehong binabalata nila. Huwag ka nang mag-alala. Ginawang ko na ng paraan. Sa tulong ng ilaw na galing sa bumbilya, nakita kong tila naninilaw ang mga leeg nila. Tapos ay may maliliit na itim na tila tinik ang umuusbong roon. Niliitan ko ang mga mata at pinakatitigan ang parting iyon. Ano ho yun, Aling Bising? Tanong ko. Napasapo pa ako sa sariling lalamunan. Mga maliliit na piraso ng tingting. Hindi ko maintindihan kaya matyagang nagpaliwanag si Aling Bising. Mga aswang yan, Lena. Ang mga kuneho ay ginawa kong pain. Pinahiran ko ng dugo ng tao na may samyong presa na hinaluan ko ng maliliit na piraso ng tingting. Nagmimistula iyong mumunting sa lubsob sa kanilang lalamunan ngayon. Namamaga, magnanana at siyang kikitil sa kanilang mga buhay. Nanlaki ang mga mata ko nang kanya-kanyang magdahakan ang dalawang nilalang. Kapwa sa po ang mga leeg na tila dumoble ang laki sa pamamaga. Matatalim ang tingin na pinukol sa amin. Tila nawala ang takot ko. Marahil ay dahil katabi ko si Aling Bising. Dagdag pang magaan niyang pinatong sa balikat ko ang kanyang isang kamay. Umihip ng malakas yung hangin. Napayakap ako sa sarili. Kahit na nasa loob kami ng bahay, nilalamig pa rin ako. Nalipat ang mata ko sa entrada ng bakod ni Aling Bising. Mula roon, pumasok ang isang babae na naka-duster na itim. Nakalugay ang tuwid na itim na buhok. May kalayuan ng kinaroroonan nito, kaya hindi ko masipat yung mukha. Pero nakita ko sa dibdib nito yung suot niyang kwintas na kumikinang tuwing tinatamaan ng ilaw galing sa poste. Dire-diretso sa kinaroroonan ng dalawang aswang, tapos magkabilang hinawakan ng bawat braso ng dalawa at walang hirap na pinasan. Saglit na luminga yung babae kay Aling Bising. Binati ito ng maikse. Bising, wika nito. Karidad, ganting wika naman ni Aling Bising. Saglit itong tumingin sa akin bago mabilis na nawala sa aming paningin. Kinaumagahan, yung amoy ng matamis sa ilong na champurado ang gumising sa akin. Nauna muli sa aking nagising si Kuya Ming. Kinanawan ito ng Milo ni Aling Bising habang umangata naman si Kuya Ming ng pandesal na may lamang coco jam. Magana kaming kumain ng agahan. Pagkatapos nanood kami ng Voltes 5. Tapos nung malapit ng mananghalian, hinatid kami ni Aling Bising sa bahay nila Tita Abe at Lolo. Saglit ako nagtaka. Kahapon kasi hindi ko mabigkas o maisip yung pangalan nila Tita at Lolo. Ngunit ngayon naman, walang hirap kong nabibigkas at naiisip. Mahigpit kaming yumakap sa bewang ni Aling Bising
Nung magpa siya na siyang magpaalam, kahit isang araw pa lang namin siyang nakasama, inalagaan at pinatuloy niya kami sa bahay niya. Pakiramdam ko, mamimiss namin siya ng sobra, lalo na yung mga pagkain sa loob ng rep niya. Alam kong hindi masyadong naiintindihan ni Kuya yung mga nangyari. Sa isip niya marahil, akala niya nabati lang kami. Iyon ang pinaiintindi sa kanya nila Lolo at Tita Abe. Ngunit alam ko ang totoo. Itatago ko iyon. At bagamat kinikilabutan pa rin ako, tuwing naaalala ko, alam kong hindi na iyon mauulit pa. Bago kasi kami pinauwi ni Aling Bising, may pinabaon siyang kwenta sa amin ni Kuya Mick. Upang hindi na raw kami lapitan ng mga katulad noon sa hinaharap. Mabuti na lang, nakilala namin si Aling Bising at nasagip kami sa mga nilalang na nais kaming palitan.